Bago magsimula ang training camp, check muna natin yung preview ng apat na teams. Ito yung naglaro sa West at East Conference Finals. Ang titingnan natin dito yung update ng kanilang mga players, kung merong injury at yung possible talagang malagay sa final roster. So pwede pa tong mabago dahil pwede pang magkaroon ng trade or signing pa. Unahin natin ang Miami Heat. Meron silang 14 players sa kanilang official roster. Ang kanilang rookie si Nikola Jovic. Ang nakalist dito nasa small forward position siya. Nawala sa Miami si Markieff Morris at si PJ Tucker. Yun ang kanilang mga defensive player. Nag-iwan din sila ng isang spot sa roster nila na meron silang tatlong naka-exhibit 10 contract. Ibig sabihin, papasok pa lang yun ng training camp at preseason game. So yung dating issue dito sa Miami Heat, si Kyle Lowry, yung conditioning niya. Nakita naman noong nakaraang buwan na mukhang nagpababa ng timbang itong si Lowry na ang Miami ay merong kakaibang rule. 8% body fat sa kanilang mga players. So dati si Jermaine O'Neal umalis ng Miami kahit pa meron siyang pagkakataon na mag-champion. Dahil lang sa hindi niya gustong iwan yung Oreo. Sa Miami kasi mostly talaga conditioning yung ginagawa kapag training camp. Every year din yun. Tulad ng nakaraang taon, wala din silang legit big man. Pero meron naman silang Omer Youth 7 na maganda ang pinakita noong nakaraang taon at si Dwayne Dedmon. Ang Boston Celtics merong 11 active players sa kanilang roster. 12 talaga yon. Kaso nagkulang ng isa dahil nga nagkaroon ng injury si Gallinari na kailangan siyang palitan. Meron silang dalawang players na naka-exhibit 9 at exhibit 10 contract. Hindi pa rin sila sigurado na makakapasok sa official lineup o roster ng Celtics. Pero sa senaryo nga ng Celtics na kailangan pa nila ng at least tatlong players ay posible silang maisama sa final roster pero pwede pa rin silang mag-sign ng isang player dahil na-approve ng NBA ang kanilang disabled player exception dito nga kay Gallinari na meron silang halagang $3.2 million. So pwede pa yan sa isang role player. So kung nandito kasi si Gallinari at hindi na injury, in papers, malaki yung chance ng Boston lalo na't nasa kanila na din si Malcolm Brogdon na nasa point guard position. Sa West naman, ang Dallas Mavericks naglabas na sila ng schedule para sa kanilang training camp. September 27, PH time ang kanilang media day. September 28 to October 1 ang practice ng team. Sa ngayon, sila pa lang ang merong nilabas na schedule pero posibleng pare-parehas naman yung iba mga teams din. Kumpleto na rin ang lineup ng Dallas ngayon. Si Tim Hardaway Jr. na nagkaroon nga ng surgery noong nakarang season, expected na makakabalik sa training camp. So nawala sa kanila si Jalen Bronson, pero nakuha naman ng Dallas si Christian Wood. Si Luka expected na babalik agad ng Dallas after ng stint niya sa Eurobasket. Meron din kasing nasa isang linggong pagitan yung end date ng tournament at yung mismong training camp. Meron din silang tatlong players na naka-exhibit 10 contract at pwede din maglaro sa preseason game. Ang Golden State kumpleto na rin kung tutuusin. Nasa 13 players ang nasa kanilang official roster at meron din silang 4 na naka-exhibit 10 contract. So pwede silang kumuha ng 2 doon para makompleto ang kanilang lineup. Si Jerome Robinson na binalita ko nga noong nakaraan ay naka-exhibit 10 contract pa. So ibig sabihin hindi siya sigurado makakapasok agad sa official roster. Depende pa yan sa kanyang performance sa training camp at sa preseason. Kahit si Mac McClung ay ganun din. Training camp player na pwede maglaro din sa preseason. Sa 13 players sa official lineup ng Golden State, 9 players daw ang natira mula sa lineup nila noong nakaraang taon. Ang schedule din nila pagpasok ng preseason ay medyo busy dahil nga meron silang global games. At ang conditioning ng 3 nilang players, gaya ni Draymond, Clay at Steph, ang isa sa pwedeng pagtuunan ng pansin dahil nga nasa mid-30s na sila sa susunod na season. So isa pa dyan, si James Wiseman makakasama na ulit sa training camp ng Golden State. So last year nga dapat kasama na siya doon na umabot nga ng isang taon na hindi na nga siya nakalaro pero nag-champion pa rin. Sa 4 na teams na yan, ang Miami at Dallas yung nakaset na talaga yung kanilang lineup. Ang Golden State medyo busy agad sa kanilang unang linggo ng preseason at kahit yung umpisa ng regular season. Ang Celtics naman, kailangan talaga magbuo pa ng roster pero final touch na lang naman yung kailangan sa kanila. So yan muna ang preview para sa 4 na teams na papasok nga ng training camp. So hanggang dito na lang ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.